Hello Scorpio, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship at sa huli kukuha ko ng additional cards. May posibilidad na magkabaliktad kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Isang card lang yung kukunin ko. Ito yung situation mo. Embrace your life purpose. Yung mga pangarap natin sa buhay ay may dahilan at ito yung magiging daan para sa tamang journey na tatahakin natin sa buhay. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pasensya na kayo guys, ang ingay ng ibon, di ba? Pero hindi ko yun ibon. Yung ibon ko talaga, apat sila, nandito sa loob ng bahay namin. Queen of Cups, 3 of Cups, 5 of Pentacles. Sa cards na ito, ang ilang Scorpio, ang situation, tahimik kang person, at saka pili lang yung mga kaibigan mo. Ang ilan sa inyo, marami kang pangarap sa buhay. Pero sa ngayon, hindi pa ito nagkakaroon ng katuparan. Lalo na yung pinakapangarap mo talaga. At saka ang ilan sa inyo, may person na tumutulong sa inyo para magkaroon ng katuparan yung mga gusto mo sa buhay. Pero itong nangyayaring mga negative sa buhay mo, ito pa yung nagpapatatag sa iyo. Humuhugot ka ng lakas sa mga kaibigan mo, sa pamilya, or sa person. Thankful ka sa mga nagmamalasakit, pero kumikilos ka rin para sa sarili mo. Single ka man or nasa relationship, positive itong dalawang cards para sa memories at saka love life. Meron kasi yung celebration at saka reunion na ipinapakita ang mga cards. Sa mga single, may person na magbabalik sa'yo or may person na nagkakagusto sa'yo. Kaya lang, syempre, ikaw, healing ka pa lang sa mga situation na nangyayari sa iyo. Ang ilan sa inyo hindi naman patungkol sa love life, kundi yung personal mong problema ang inaayos mo sa ngayon. Ang mga single kasi, mas nagpo-focus sa sarili sa ngayon. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon ng separation, nakipaghiwalay sa person. Pero hindi ka naman nagkakaroon ng kakulangan sa material, sa financial. Ang kakulangan sa iyo ay emosyon at saka spiritual. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon ng problema dahil sa kakulangan sa financial. Someone new is coming. Ibig sabihin nito guys, ay buksan mo yung isip mo at saka puso para sa happiness na darating sa buhay mo. Sa mga single, good news yan. Sa mga nasa relationship, maybe bagong member ng pamilya. Yung magkaroon ng baby. Sa mga nasa relationship, ituloy ko lang na kapag may problem ka, huwag mong sarilinin sa mga taong napagkakatiwalaan mo, katulad ng pamilya o kaya ng kaibigan. Ang ilan naman na nasa relationship, nakakaiwas sa pagtatalo kasi ikaw yung person na nakakalma mo yung sarili mo at malawak yung pangunawa mo. Napaka-strong ng family values sa iyo.
gusto mo yung mga taong mahal mo sa buhay ay nagkakaisa. Ito na yung mga cards para sa situation ng person mo. Six of Cups in Reverse, Four of Wands, at saka The High Priestess. Itong situation ng person mo, pinakita sa cards mo na ang ilan sa inyo nakipaghiwalay, diba? Pinakita rin niya dito na meron siyang pinuputol na kaugnayan. Ang pinipiling i-release ng person mo, ang ilan sa inyo, ay yung mga negative situation. Marami din siyang natutunan na negative issue sa past, nung single siya, nung hindi pa kayo, or nung naging kayo. Katulad mo, yung person mo, mas pinipili niya yung patience at yung pagiging kalma. Gusto niya yung mabalansin niya yung sitwasyon niya sa buhay. At saka pareho din kayo ng person mo na pinakita ng card na nagsiselebrate. Ipinapakita na merong couple na Scorpio na nagsiselebrate ng success, kumbaga isinishare. Single ka man or nasa relationship, pinapaunawa ng mga cards na walang perfect love. Ipinapaunawa ng mga cards ng person mo na kailangan pareho niyong gawin yung parte niyo sa connection o kaya sa relasyon para unti-unting mag-grow ito. Single ka man or nasa relationship. At saka ang ilan sa inyo, meron kang karelasyon or naging karelasyon na merong personal problem. Ito yung isa sa nagiging dahilan kaya hindi nagiging maayos yung relasyon. At ito na yung tamang panahon para i-open niya ito sa iyo. Lalo na kung magkarelasyon pa rin kayo. Get your power back. Nakalimutan mo na kung sino ka at kung sino yung lumikha sa iyo. Magkaroon ng boundaries at i-claim kung ano yung best para sa iyo. Sa mga single, may potential person ka makikilala na magiging happy at committed ang relationship nyo. Makikilala mo siya sa parties o kaya event na pupuntahan. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At para naman sa ilan na nasa relationship ay mag-i-increase yung commitment at saka happiness. At saka itong cards ng person mo, ang payo sa kanya ay kailangan makipag-communicate sa person na yung bang maging open ka at saka klaro. Lalo na't kung ayaw mong sabihin yung nakaraan mo or sikreto. Wala naman kasing alam yung person mo patungkol sa nararamdaman mo, kaya ikaw yung mag-adjust. Lalo na sa cards ng person mo ipinapakita na lahat ng best mo ibinibigay mo sa kanya. Ito naman yung cards mo para sa relationship. Seven of Swords, Eight of Pentacles, at Nine of Wands. Sa career, ang advice ng mga cards, mag-ingat sa mga taong mapanlin lang. Yung akala mo pwede mo mapagkatiwalaan pero sisira sa iyo sa trabaho. At saka, career man ito or business, obvious naman doon sa person na mahirap talaga siyang pagkatiwalaan. Kailangan mong protektahan yung sarili mo sa mga bully na person. Hindi mo naman kailangan awayin pero gamitin mo yung isip mo. Dalawang cards kasi yung nagpapakita ng tagumpay, lalo na't ang ilan sa inyo, focus ka at saka determinado sa trabaho. At saka sa financial, huwag padadala sa kwento at saka mag-ingat sa mga manluloko. At saka yung desisyon patungkol sa financial ay huwag basta-basta magmadali or magdesisyon. Sa health naman, mas makakabuti na nabibigyan ka ng sign kesa sa wala talaga kahit anong sign na meron ka palang sakit. Kaya kailangan patingin ka at saka alagaan mo yung sarili mo.
Hangga't maaari, kontrolin ang stress, pag-aalala para hindi magkakaroon ng masamang epekto sa kalusugan mo. Para sa ilang single, may potential person kang nagugustuhan. Pero dahil sa mahiyain ka, hindi mo ipapakita ang interesado ka. Kaya iisipin din ng potential person na hindi ka talaga interesado. At saka ang ilang potential person naman akala wala ka talagang interest sa love. Kasi nga, focus ka sa karir mo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nawawalan ka ng tiwala sa person mo kasi wala siyang time sa iyo. Parang ang tingin mo, hindi talaga totoong busy siya. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, hinay-hina sa desisyon, lalo na't kung nagkakaroon ng problema ang relasyon. Itong additional card na The Hangman, ang ibig sabihin, kailangan mo mag-set ng bagong goal at saka plano. Kailangan mo itong pag-isipang mabuti. May mga oportunidad na darating sa'yo sa tamang panahon at yun yung simula ng tagumpay mo. Itong King of Cups naman. Itong card na ito ay pinapakita na kailangan mo ng katuwang, lalo na sa pagkakaroon ng desisyon or yung kung paano mo ibalanse yung buhay mo. Para magkaroon ka ng bagong idea at saka magkaroon ka rin ng tamang advice. Magbibigay din sa'yo ng kapayapaan yung mga nalalaman mong or nasasagap na idea. Itong The Tower, kaya pala kailangan mong may tutulong sa iyo para mag-decide kasi may mga challenges na kakaharapin ka. Ano man ang sitwasyon na kaharapin mo, kailangan mo pa rin magpatuloy kasi yung mahirap na sitwasyon ay matatapos din. Kailangan buong tapang mo tong harapin. Hindi mo kailangan mag-alala kasi lahat naman tayo merong pinagdaraanan sa buhay. Pero pinipilit na magpakatatag at nagpapatuloy. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Your angel wants you to know that you are a great person and you also deserve to be loved and taken care of. 1111, money will flow into your life from all directions. Type 1111 to receive. 9. Move on to life's next chapter.